Okay guys, no. So ito yung kailangan na nating gamit o yung mga tools natin ngayon para sa ating punch. Okay? Pagpa-patch ng ating cable. So meron tayong gunting para makapag-strip tayo ng ating mga cables. Then meron tayong punch down. So yung punch down tool natin, ito yung itsura ng punch down tool natin sa dulo, no. Okay, kung makikita niyo, meron sharp dito. Yan, yung sharp na edge. O, yung dulo na yan, ayan yung pangkat ng wire natin. Then, itong part na to, yan po yung ating pangtulak para maging pantay. Okay, so ang gawin natin ngayon guys is ikakat natin to. Kailangan natin mapalabas yung wire. So nakikita nyo nakalabas na yung wire, no? Dito natin siya ililapat lang natin siya dito. Okay. So dito sa part na to, sa punch natin, hindi natin kailangan i-straight na masyado to yung cable natin. Ang kailangan lang natin is pag-iwahiwalayin to. Ayun ang ginagawa ko. Iwahiwalayin ko lang siya. Okay. So ngayon yung hiwahiwalay, arrange natin siya sa color code na binigay sa atin, no? TB568B, yung brown, white brown, green, white green, orange, white orange, blue, white blue. So ito yung arrangement ng color codes na. So hindi ko na din straight, no? Hindi ko na din retso yung paggawa ng cable. Okay, so para mas maganda yung pagka-create nyo ng pagpa-punch dito, tandaan nyo lang palagi na yung may kanto, itong matulis, dapat siya yung nasa labas ng wire. Kasi itong ibabaw na ito, ipuputuli natin. At ang paggamit ng punch down, dapat naka-straight lang siya. So ganyan, pantay, hindi po siya nakatusok, hindi nakaangat, hindi nakatagilid. Dapat po, diretso lang. Okay. So meron dito, meron tong mga slot. So may bilang to, 1 to 8. Okay. Para maganda po yung pagkakagawa natin ng pagpapatch, kunin natin yung pinakagitna. Okay, so iwalay natin to. Ayan. Kunin natin tong tatlong kulay. Ayan. Itira natin yung dalawa. So ibig sabihin itong dalawa na to, ito yung gitna. Kuha tayo ng butas dito. So may hati yan, may division. So 1 to 8. So dito tayo sa gitna kukuha, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3. So itong gitna na to. Ayan. Okay, kung titignan nyo, ang paglapag ko. Okay. Ganyan. Nakikita nyo yung kulay blue o yung insulator natin, yung goma. Okay, nakadikit siya, halos nakadikit na siya rin sa ating patch panel. Okay, so ganyan yung proper way. Then, i-position tayo dito sa harapan para maharang natin to. So, ang pagtulak nito is straight lang. So, 90 degree lang. At kaya 0 degree, no horizontal. So, push mo lang siya. So, nakita nyo, dahil nasa edge po yung putang cut, naputol yung wire na excess. Okay, ngayon na ikabit natin, na i-place na natin na mas maayos. Pwede na natin ngayon self up yung mga pagkakasunod-sunod ng colors.
So, ngayon, i-place na natin lahat ng cables natin. Ngayon, ipapunch natin siya. So, ganun lang yung procedure na. Out lang to sa labas kasi nandito sa labas yung wire. Yan yung tulis na to. Sa patch panel natin, no? Nakita nyo, nakadikit siya, nakastiff, no? Hindi siya maluwag. So, kahit galaw-galawin natin yung cables natin, hindi na siya natatanggal. Okay? Okay. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa panibagong part ng ating pagpapatch. So, ngayon, magpapatch tayo dito sa ating I.O. port o yung tinatawag nilang wall mount. So, ito yung cable natin, no? So, babalatan din natin ating cable. So, strip din natin siya. So, ang gamit ko pang strip is yung scissor lang, no? So, same procedure lang muna sa pagpapatch natin. So, dito nga lang sa ating I.O. port, meron tayong sinusunod na color. So, ang gagamitin natin dito yung letter B. So, green, white, green, green, white, brown, brown. Then, the other side, yung letter B pa rin. So, white, blue, blue, white, orange, orange. So, proceed tayo ngayon kung paano ito ginagawa. So, same lang ang gagawin natin. So, layo lang natin, no? Tanggalin natin yung mga abubot, yung mga hindi natin kailangan. So, ito yan. So, cut ko siya. Tanggalin natin yan. So, ngayon, natanggal ko na ngayon yung mga karang. Next natin is, iwalay natin yung wire. So, hindi natin kailangan i-straight, no? So, gano'n. So, basihan natin ulit ang magkasama. Ang isang group is yung brown and green. So, pagsama natin yung brown and green. So, untwist lang natin, no? So, same din sa kabila. So, ito naman yung sa kabilang side. So, ano yung pagkasunod? Blue and orange. Ayan. Right. So, base sa pagkakasunod-sunod nito, ang mauuna is, twist lang natin ito, ano? White, green, green, ito, then, white, brown, brown. So, ito lang naman yung placing niyan. So, meron tayo. First, ang gagawin natin is, kailangan natin makuha yung ito, white, green. Then, sa kabilang dulo is white, blue. So, white, green and white, blue muna. Disregard natin yung ibang kulay, no? Para mas maayos natin magawa. So, ngayon, ito na. Nakuha ko na. So, fold muna natin ito dito sa likod. Then, dito ngayon, i-place natin yan. Igitna natin ito. Kung nakikita nyo naman siguro sa screen, no, nasa gitna ako yung wire. So, ipasok ko itong, ano ba yan? Baliktad tayo, baliktad. Yan. White, green, then white, blue. So, nakita nyo, ito na yung placing natin, no. So, ngayon, ipapatch natin siya. Same procedure din, ito yung gagamitin yung patch. So, yung matulis sa labas. Okay? So, push lang muna natin. Huwag muna natin siyang i-cut. So, just to lock it, no? Para malak lang natin. At may paste natin yung ibang colors. So, next natin is yung green. Ayan. Next is white-brown. Next is brown.
So, kung makikita nyo, ito na yung placing o yung pagkaka-arrange niya ng colors. So, sa kabilang side naman, okay. So, kung titignan nyo ngayon dito yung arrangement niya, ganyan. Okay? So, ngayon, papatch natin siya. So, dahil nga meron tayong part dito ng ating IO port, meron siyang medyo malalim na part dito. Kaya nilagyan ko siya ng sa kanto o yung edge lang para natin ikakabit, para hindi maputol or tumabingi yung ating IO port. So, dito sa part na to, ikakalso ko lang siya dyan. Then, ikakat natin siya. So, tandaan niyo po palagi, palagi yung edge na yung matulis na sa may labas, papunta sa labas. Then, push lang natin. So, yun, diretso rin yung push na, diretso lang. So ngayon, nakat ko na yun. Sa kabilang side naman, babalikta rin ko naman kasi lalabas ko siya dito. So, check natin ngayon yung mga wires natin. So, pag nakita nyo na nag-cut na, na hindi naman po brand yung aking punch down. So, may tendency talaga na hindi maputol o mag-cut agad. So, yun lang. So, ganun po kalinis yung pagkakagawa natin. No? So, matitignan nyo. Napaka-neat. Wala ka makikita ang excess or kahit na anong sobra dyan. Okay. So, ito po yung titignan natin. No? Color coding, letter B din. Okay? Okay, so ito naman yung tinatawag nating IO port, no? So ito yung nakadikit o yung naka-wall mount. So pwede siyang ilagay parang sa may saksakan. So ito yung nakikita natin na yan. So dito sinasaksak yung RJ45. So, ito ay nakakonect dun sa ating patch panel. So, yung cable management, titignan natin dito sa part na to. So, dapat ito ay nakatago para hindi nakikita. So, ito naman yung tinatawag natin yung patch panel. Okay? So, yung patch panel natin, ito po yan. So, ganyan kaba yung ating patch panel. Meron tayong patch panel na 48 ports na patch panel. So, ito ay simulation lamang. No? So, kunwari, ito yung nasa wall. So, ito yung nasa wall mo, yung balang sasaksakan, then ito yung nakakabit, yung RJ port, yung wall mount natin, o yung IO port natin. So, ngayon, ito yung nasa ating, ito yung likod ng ating patch panel. Dito tayo magpa-patch ng ating mga cables. So, ito yung color coding na ginagamit natin sa ating patch panel. So, meron tayong category 5. So, meron tayong ginagamit na 568A, 568B. So, supposed to be, dapat ang gagamitin mo is 568P para makapag-create ng straight through na connection. So, ito yung color code. Brown, white, brown, green, white, green, orange, white, orange, blue, white, blue. So, ang countings po ng ating RJ, ng ating patch panel is, ito yung number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, dito po yan. So, ibig sabihin, pag dinignan mo rito, yung port na ito, ito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung panel na ito is different din sa panel na ito. So, from this point, yung point na ito, yung panel na ito, isang number lang yan. Then, pupunta rito sa kabilang dulo. Ayan, dito. So, punta yan dito. Okay.
Imagine lang natin kasi dahil simulation lang to. Imagine lang ito inakatago sa ating mga pader, no? So hindi yan nakikita. Then ito yung kakabitan natin ng RJ. RJ45 yung ating mga UTP cables. So dito naman sa port na to is ganun din. Kakabit natin yung ating RJ45. Then papunta naman to dun sa ating routers. Okay? So testingin natin kung working yung cable natin na to. Okay. So ngayon te-testingin naman natin kung working ba yung ating patch panel na. Yung patch panel natin at yung ating wall mount. So paano ba magte-test niyan? Kailangan natin ng dalawang straight through cable. So meron na akong gawa dito, no? So kagalina yung ginawa natin. So first, tusok natin tong port dito, yung isa. Okay. Dahil po na yung mount ko. Ayan. Tusok natin dyan. Then yung isa, kunin natin. Tusok din natin yung test number 2. Okay. Okay nga pala guys, no? Correction lang, no? Ito palang patch panel namin is different dun sa nating nakalagay kanina. So ito ay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So yun po yung arrangement na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ngayon, kuha natin yung ating cable tester. Tusok natin ang ating RJ45 para matest natin kung working ba. Okay. Ngayon, turn on natin yung ating tester. Okay guys, nakita nyo, no? Working siya, no? 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Okay, so ibig sabihin guys, yung gawa natin dito, yung patch panel natin is properly working.